China, inaangkin din ang Vladivostok ng Russia. At kung mahilig ka sa mga kwento o tunay na balita na pagpupulutang aral, mag-subscribe ka na at pakipindot ng notification bell para updated ka sa mga bagong video. Pero bago ang lahat, meron nga pala akong nilagay sa description below na link para kung sakaling meron akong di nabanggit, pwede nyo siyang bisitahin o basahin doon. Tara! Pag-usapan natin ang agawa ng bansang Russia at China. Sa isang lungsod ng Russia, yun ay ang Vladivostok, isang major Pacific port city ng bansang Russia. Naku po, mga kambus! Ito na po ba ang katapusan ng pagiging magkaibigan ng Russia at China? At ito na rin po ba ang simula ng World versus China? Sasagutin po natin yan sa videong ito. Kaya mga kambos, pagpatuloy mo lang po ang panonood ng videong to at mag-like at subscribe. Ayon po sa kasaysayan, ang dating Vladivostok ay naging bahagi ng dinastiyang Qing ng China at kilala bilang Haixianwei. Ito ay pinagsama ng impero ng Russia noong 1860 matapos matalo ang China sa British at French. Sa ikalawang Opium War, mula noon, pinamahalaan po ito ng Russia. Inaangkin din po ng China ang Vladivostok, port city ng Russia. Kaya naman po ang mga media sa India ay binatikos nila ang China. Dahil daw po sa walang tigil na patakaran at pagpapalawak ng mga inaangkin nilang teritoryo, ito po ang pinakabagong inaangkin ng China ngayon. Pagdating daw po sa mga lupain, mga teritoryo ay wala daw pong kaibig-kaibigan. Ang mga Chinese diplomats, mamamahayag at mga nasyonalista ay ginamit nila ang internet upang ibalita at sabihin sa buong mundo, lalong-lalo na daw po sa Russia na ang Vladivostok ay dating bahagi daw po ng Dynasty Qing ng China. Grabe talaga tong China na to. Pati kaibigan niyang matalik, tinatalo niya. At walang kaibigan daw po pagdating sa mga teritoryo o lupain. Ito na siguro ang katapusan ng kanilang pagiging magkaibigan. Siyempre, ang Russia ay hindi naman papayag ng angkinin ang kanilang teritoryo. Kung sakali man pong lalalim pa po ang mga gagawing hakbang ng China at maging lalong agresibo sila sa pag-aangkin ng Vladivostok ng bansang Russia, ano kaya sa tingin nyo ang magiging reaksyon o tugo ng bansang Russia? Nagsimula po ang pambabatikos matapos dalhin ang embahada ng Russia sa Weibo, isang Chinese microblogging website, upang ipagdiwang ang 160th anibersaryo ng pagtatatag ng lungsod na ang pangalan ay nangangahulugang Ruler of the East sa Russia. Ang pagtugon daw po sa mensahe ng embahada ng Russia na si Shen Shiwei, isang mamamahayag na nagtatrabaho sa broadcaster na pag-aari ng estado na CGTN, ay nagpost sa Twitter upang ipaalam sa buong mundo na ang Vladivostok ay isang bahagi daw po ng China. Grabe talaga tong China na to. Lahat na lang pag-aari nila. Sinabi daw po sa WeYoung TV na tinatanggihan ng China ang mga kasunduan na hindi angkop dito at binabanggit ang mga pagtatalo ng teritoryo sa 20 mga bansa kabilang ng Russia, India, Taiwan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Laos, Philippines, Malaysia, Indonesia, South Korea, North Korea at iba pang mga bansa. Nako po mga kaambos, kapag itong mga bansa na to ay nagsama-sama laban sa China, ano kaya ang maaaring mangyari sa China? May aangkinin pa kaya silang mga teritoryo? Mag-comment lang po kayo sa video ito. Ayon naman po sa Times Now, ang isa sa pinakamalaking media ng India ay naglathala din ng isang artikulo na pinag-uusapan ng pagpapalawak ng China sa Russia, Nepal at Bhutan. Ang gobyerno daw po ng Russia ay hindi pa nag-aalok ng tugon sa mga komento ng mga ginagawa ng Incheck sa online. Inaabangan ng lahat at sabik na makita kung paano tutugunan ng Moscow, habang ang parehong mga bansa ay kasalukuyang nagtatamasa ng magandang relasyon sa isa't isa. Wow! Grabe! Bang klase talaga tong mga Chinese na to, mga kaambos. Ito'y opinion ko lang po. Hindi pa ba kontento ang China sa laki at lawak ng teritoryo nila? Tulad na lamang po sa South China Sea at sa hangganan sa Malayan sa India ay gustong angkinin ng China.
at pati pag-aari ng kaibigan mong Russia ay gusto mo ding angkinin. Eh di wow, lahat na lang pag-aari ng China, pati siguro buwan at araw kanila rin. Pag sinabing matalik na magkaibigan, dapat po magbigayan, hindi mag-angkinan. Kaya naman mga kaambus, kung nagustuhan mo ang bitong to, mag-like and share ka naman at huwag kalimutan mag-comment. Ito po ang yung tagapaglingkod at tunay na tagapaghatid ng balita, Ambos News TV. Nagustuhan niyo ba mga kaambos ang video nito? Mag-iwan lamang ng comment, like, and share. And don't forget to subscribe on YouTube. And this is Ambos News TV.